Pumapasok daw bilang driver sa vehicle rental companies ang 43 anyos na si Dennis Salva Supsupin. Pero ayon sa reklamong natanggap ng Manila Police District Station 4, kapag nakuha na ni Dennis ang loob ng kanyang employer, tatangayin na niya ang sasakyang pinarerentahan. Ginagamit yung pagiging driver niya as para makapag-renta ng sasakyan, gagamitin niya at tinatakbo niya na hindi na siya magpapakita rin sa tao. Ayon sa investigasyon, isa raw sa mga natangay ng suspect ang passenger van na ito. Bago natakip, sinagasaan pa raw na suspect ang humahabol ng mga polis para makatakas, pero na-corner din. Rerentahan daw po sa kanya yung sasakyan ko na mga 7 buwan daw po simula noong November 22 hanggang sa hindi pa dumarating hanggang ngayon. Nabuking daw ang plano ng suspect dahil umalarma ang vehicle tracking device ng passenger van. Nang kalasin umano ito ni Dennis, ilang oras makaraan niyang ilabas sa garahe ang sasakyan. Babala ng pulisya sa pagkuha ng mga driver. Alamin muna yung background ng tao. Nagbigay ng bio data, ano na tayo, kontento na tayo. So tignan muna natin sa NBI tsaka sa pulis natin. Bukod sa modus na ito, dumagsa rin sa presinto ang mga dati nang naghain ng kasong estafa laban sa suspect. Tumayo naman daw ahente ang suspect sa mga ibinebentang sasakyan noon, pero sa halip na magkabentahan. Tinatangay rin ang suspect ang mga for sale na sasakyan. Nagtiwala ako sa kanya, magaling nga siya magsalita. Mabait naman, kaya lang hindi niya ginamit sa tamang paraan yung pagkabait niya. Nagba-back out na po kami na wag na lang po. So kinukuha na po namin yung pera doon sa account niya. Eh pero po, ayaw po niyang ibigay. Nang i-verify ng Manila Police, may iba pa pala siyang nakabimbing kaso ng estafa. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang suspect. Emil Sumangil, GMA News.